Ating pong awitan ng Panginoon bago tayo tumungo sa salita ng Diyos. Awitin natin ang matagal na natin hindi kinakanta sa Panginoon. Pero this time, kakaiba. Sabi mo sa iyong katabi, kakaiba. Sapagkat ang ating kakantahin ay, oh, I love you with the love. Pero walang kama yan. Of the Lord. Tagal natin din nakakanta. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa tapatan. Panginoon, ikaw ang aming buhay. Yes, Lord. Patuloy ka namin sinasamba in the spirit and in truth. Sapagkat ang aming puso'y nagagalak sa umaga ito na minsan pa sa panahon ng pandemic, we can still worship you, Lord, na may kalayaan. Salamat, Panginoon. Kagalakan mula sa iyo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manasabisensya mo. Buong puso ko lakas, isip at kaluwa, Panginoon, kagalakan mula sa iyo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso kong lakas, isip at kaluluwa,
Yeshua Masiya. Lord, maraming po salamat sa umaga ito. Minsan pa, ang banal na Espiritu, the Holy Spirit that dwells in us. Lord, speak to us. Speak to our hearts, Lord. And as we believe and receive your word, our hearts will be filled with the revelation knowledge of your word. Our hearts will be filled with the spirit of wisdom and revelation. At kami mapupuspos ng iyong buhay, Panginoon. We will be filled with your Zoe life of God, the destructive sa lahat ng sakit, kalamdaman, virus, disease, germs. That life of God is so powerful na sa umaga ito, dinudurog mo, Panginoon, lahat ng sakit, karamdaman sa aming kalaginaan, sa aming mga mahihinang katawan, kung merong mga mahihinang katawan, will be strengthened by your life, by your power that dwells in us. For it is your Holy Spirit who raised Jesus from the dead that will give life to our mortal bodies. And therefore we declare that Jesus took our sicknesses and carried our diseases, and by His wounds we are healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's lift our hands to God. Sabihin natin, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by His wounds I am healed. And I declare that every sickness and every disease germ, virus that touches my body dies instantly in the name of Jesus. For we are filled with the life of God. We are covered by your blood. We are clothed with your glorious presence, Lord. At gamitin mo kami in these last days to release your power, to heal the sick, to cast out demons, and even to raise the dead, to bring deliverance to the poor, to heal the brokenhearted, to give sight to the blind. Lord, ito ang ministry mo na gusto mong ipagpatuloy even in this last day sa kapanahunan ng iyong church, na lahat ng mga signs, wonders, and miracles ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Sinabi mo, Panginoon, sa 1 Corinthians 1:6 and 7 na meron kaming testimony of Jesus na hindi mo kailanman papagkukulangin ang iyong katawan, the body of Christ, the church, sa anumang gift na binibigay mo sa amin, hanggang sa ikaw ay muling dumating, hanggang sa ikaw ay mahayag. Salamat, Panginoon. We receive your power, your life. We receive your love. And let us bear fruit more. Let us bear fruit more with your love, with the Christ-like character. At sa umaga ito, anoint us with the fresh anointing of wisdom revelations. And Lord, we receive your word with gladness in our hearts. And all glory belongs to Jesus. Lahat may magsabing amen. Amen. Palapahan natin ang Panginoon. Praise God. So salamat po doon sa mga nag-pray sa aking asawa na kahapon inoperahan siya sa mata, sa katarak, yung kanyang right eye. Okay naman, successful yung operation. Thank you for your prayers sa mga nanalangin. At doon siya inoperahan sa Lipa, Batangas. Yeah, praise God sa successful operation. Isang mata lang. Susunod naman, pag medyo matagal-tagal na, yun namang kabila. Kaya, napakahirap pag malabo ang mata. At purihin ang Diyos sa kanyang biyaya. Thank you, Jesus. Sa umagang ito, hindi po natin matatapos ang ating mensahe. Hindi pa nagsisimula, hindi pa natatapos.
Ang aking plano, maikli lang. Kaya lang, habang minemeditate ko, lumala ako, lumalak, sabi ko, lagyan ko nila ng part 2. So, ang title po ng ating message sa umaga nito, part 1, is The Weapons, plural, The Weapons for Victory. The Weapons for Victory. Tinalakay natin yung victorious life last week at ito, para nagpo-flow tayo sa same topic pero kaiba naman to, no? So this is part 1. Weapons or our weapons for victory or weapons for victory. Para mas maigay. Weapons for victory. Praise the Lord. Nung 1945, no? World War II, ayaw sumuko yung mga Hapon, no? Nung pinasok nila Pilipinas, pinapasuko ng mga Amerikano, ayaw sumuko, kahit anong mangyari. So, walang choice ang Amerika, kundi ayaw mo sumuko. At tayo talaga, ang mga Pilipino, marami na nang namamatay at pinahihirapan din. So, ginawa ng mga Americans ay nagbigay ng bomba. Nagbomba sa dalawang lugar sa Japan. Isa ay sa Hiroshima, no? At ang isa ay sa Nagasaki. Dalawang lugar na binomba. At napakaraming nasawing buhay, especially mga civilians. Yun nakakalungkot, no? At so ito ang naging wakas ng World War II. Sumuko yung mga ang Japan. No? Yun ay nagalap noong August 6, yung pagbomba, August 6 and August 9, 1945. Dalawang bombings. And it killed 129,000 doon sa isang bomba at yung pangalawa na ay 226,000 people, most of whom were civilians. Nakakalungkot, pero nawalan choice ang ano. Marami nang nasasawing buhay doon sa digma. Kaya kailang matapos ito. Nagbigay ng ultimatum ang Amerika, pero ayaw pa rin ng Japan. Kaya binomba yung Nagasaki at Hiroshima. Hanggang ngayon, yung lugar pinagbombahan, mayroon pa rin radiation, may effect. At yung mga nasingawa nung radiation na yon, nung sila yung mga babae nagbuntis ng anak, may mga diferensya yung mga babies. Ganong effect nung radiation nung bombing. So, yun lang pala makapagpapahinto sa makapagpapasuko sa kalaban. Dalawang bomba lang. Dalawang bomba. Tapos ka agad. Tapos na ka agad. So, sa spiritual warfare na naganap nung si Jesus ay nasa lupa at hanggang ngayon nagaganap, si Jesus nanalo sa labanan. Nung siya'y namatay sa krus, no, ang kanyang spirit soul pumunta sa hell at naganap niya ang kanyang misyon. He paid the price of our sins on the cross. At siya ay nabuhay na maguli. At ngayon, umupo sa kanan ng Ama, lahat ng tao na sasampalataya, lalapit sasampalataya kay Jesus at tatanggapin niya si Jesus to be their Lord, God, and Savior, they will have eternal life. They will be saved. So yung effect nung ginawa ni Jesus sa pagbabayad sa ating mga kasalanan, although it is for the whole world, sapagkat sabi nga, He died for the whole world, I think sa 2 Corinthians 5:15. No? Pero ang epekto nito, para dun lang, sa kanino man, whoever, sa kanino man tao, na lalapit kay Jesus, sasampalataya sa Kanya. At tatanggipin niya si Jesus sa kanyang puso to be their Lord, God, and Savior. And they will be saved. Yun lang ang maliligtas. Pero yung ayaw lumapit, walang salvation. Although, Jesus paid the price of our sins 2,000 years ago, walang effect sa Kanya.
So yun lang lalapit. Yung ginawang Jesus for the whole world, binomba niya ang kaharian ni Satanas nung siya na-crucified sa cross. At tinapos niya ang paghari-harian ni Satanas sa mundong ito. Hawak ni Satan. Before he died on the cross, hawak ni Satan ang planet Earth at ang mankind. Hawak ni Satan. Alam niyo kung bakit? May dahilan. May dahilan. So, gusto kong basahin muna natin ang ating main scriptures bago tayo magpatuloy na matatagpuan. Mag-take note po kayo pag tayo nag-aaral. Kasi palaging teaching message po ang ginagawa natin. Because I believe na mas marami tayo makukuha kung teachings, no? Kaysa ordinary preachings. Ang preaching effective, no? Magandang preaching, especially salvation, sa mga unbelievers. Pero sa inyo, na mga matagal na mananampalataya, o kung meron mang baguhan dito, you need the Word of God. No? You need the Word of God, yung teachings, no? Mula sa mababaw hanggang sa pinakamalalim. Pagkain sa ating spiritual life so that we may grow up spiritually and become strong in our faith. Okay. Basahin natin ang Revelation chapter 12 verse 11. Ito po sabi. Revelation chapter 12 verse 11. And they overcame him. Sinong him? The devil. Sino yung they? Mga Christians. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives even to death. Sa Tagalog, at napagtagumpayan nila ang Diablo sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ng Kordero ng Diyos, at sa pamagitan ng kanilang mga salita na patotoo. At hindi nila minahal ang kanilang mga buhay hanggang sa kamatayan. Meaning, they were committed and consecrated to serve the Lord Jesus Christ hanggang sa kamatayan. Dito sa talata ating binasang ito, ito po gusto ko maintindihan nyo na ito magaganap sa future. Revelation chapter 12 is about the future, no, ng mga tao na maiiwanan dito sa lupa after the rapture. Sapagkat ang rapture sa Revelation ay Revelation chapter 4 and 5, ang scenario nasa heaven. From verse 1, or from chapter 1 to chapter 3 is the church age. Pagdating sa chapter 4, sabi ng Panginoon kay John, alika, umakyat ka dito. Pinakyat si John sa langit. At pinakita kay Apostle John ang future na mangyayari sa church, future na mangyayari sa mundo. And after na si John ay na-caught up in the Spirit, chapter 4, chapter 5, as sinarin na sa heaven, then chapter 6, and hanggang doon yun sa chapter 6, mag-i-start yung tinatawag na tribulation. Great tribulation. And it will be a 7 years great tribulation. Mga kapigatiang hindi pa naranasan ng tao sa simula noong ang daigdig ay naging daigdig. At ang tao ay naging tao. So ang church at that time, before the 7 years, ay na-caught up in the air, na-rapture. Anong purpose sa rapture? Para iligtas tayo sa judgment na naghihintay sa mundo sa panahon na yon. For 7 years. Para iligtas tayo. Maraming mga supporting scriptures na ang Diyos ayaw na madadamay ang kanyang mga lingkod
sa judgment na darating, ang isang example diyan si Noah, no, nung hinusgahan ng Diyos, nagkaroon dilubyo sa buong mundo, nagkaroon ng flood sa buong mundo, iniligtas ang righteous man, si Noah at ang kanyang sambahayan. Nung winasak ng Diyos sa Sodom Gomorrah, iniligtas ang Panginoon si Lot at ang kanyang sambahayan. At ayaw pang umalis, nilingon ng hinayang asawa ni Lot, kaya naging haliging asin. So, palagi merong pagliligtas ng Panginoon bago dumating yung judgment. Ang kalooban ng Diyos, His perfect will, ay huwag tayong madamay sa kakilakilabot na judgment na ibubuhos ng Diyos sa lupa. Nakatalaga na kasi yan. No? At wala makakapigil. May difference sa tinatawag na personal prophecy at biblical prophecy. Sa personal prophecy, kapag ina-prophesy ng tao merong gift to prophesy or isang prophet, pinaprophesy ka, conditional pa rin yung personal prophecy sa'yo. May mga commands, pakikita future, may mga commands, ikay ganito, ganito. Pero pag hindi mo na lakaran yung command, hindi mo nasunod, pwedeng hindi matuloy yung personal prophecy. Yun ang difference. Whereas biblical prophecy, whether you believe it or not, whether you like it or not, walang makapipigil. Lahat ng biblical prophecy will come to pass. Yun nasa Bible. Walang makakapigil sa rapture, walang makapigil sa tribulation, tinakda na yun ang Panginoon. Sapagkat bago mag-end ang istorya ng planet Earth, magaganap ang lahat ng yan. At ngayon, unti-unti na natin nakikita, kakaroon ka ito para may mga prophecies noon sa Old Testament na ganap na, meron pa rin namang hindi. No? At ngayon, nakikita natin, nung panahon ng 70s, mga theologians parang nag-iisip na, paano kaya mangyayaring makokontrol ng isang taong tinatawag na Antichrist ang buong mundo, magsasubmit lahat sa kanya, no? Maging mga bansa. Parang imposible. Pero ngayon, nakikita na natin. Unti-unting nagliliwanag, nakikita natin na pwedeng posible mangyari. Paano kaya matatataka ni Antichrist at 666 ng kanyang tatak ang mga tao sa kamay? Eh ngayon, nakikita natin. No? Ipinipilit, may mga powerful people na pinipilit, mga mayayama, mga elite, mga powerful people, pinipilit ang tinatawag niya vaccine with microchip. Si Bill Gates, pinipilit niya. So, unti-unti nakikita natin, ganito pala. Parang, akala mo, malabo mangyari, pero nakikita mo, nangyayari mga prophecies ng Panginoon. And we're living in these last days. Okay. So, merong tatlong weapons na binigay ang Diyos sa church for victory, for our victory. At ito yung binasa natin sa Revelation chapter 12, verse 11, na, by the way, sa tribulation, during tribulation period, meron pa rin mga masisig, may maliligtas. Yun talagang handang mamatay. Mga suicide ito. Ano mang gawin nyo? We will serve the Lord. Kasi namulat na kalang mga matay. Sila yung mga naiwan. No? Sila yung mga naiwan. Pero yung iba, hindi naman naiwan, kundi yung iba, doon pa lang sa panahon yung makakakilala. Pero ang hirap maging Kristiyano sa panahon ng tribulation, mga kapatid. Mapalad tayo. Hindi pa tayo abot doon. Ito mga maiiwan ito, sabi, may mga bahagi sa panahon na maranasan nila. Kasi chapter 12 by tribulation period pa rin ito eh. May mga Kristiyan makaka-experience na victory pa rin. Kahit naghihirap sa mundo, may mga magtatagumpay pa rin. At they overcame the devil. Sabi ito sa verse 11 ng Revelation chapter 12. By the blood of the Lamb. Who is that Lamb? Jesus. Number one. Number one weapon. Number one atomic weapon. Spiritual atomic weapon. The blood of Jesus. At kahit yan ay future,
yung principle na sinasabi sa Revelation chapter 12 verse 11 ay may i-apply na natin sa panahon natin ngayon. May i-apply natin. At maraming supporting scriptures na itong tatlong weapons ito ay activated na hanggang sa mula pa lang sa ating panahon. We can experience victory by applying or by using these three spiritual atomic weapon. Number one, the blood of Jesus. Number two, the word of our testimony. The blood of Jesus, the word of our testimony, yun ang dahilan kung bakit napakahalaga na tayo ay mag-isaksi and to testify to the whole world. No, ipakita natin, sabihin natin kung anong ginawa sa atin ng Diyos, i-share natin ang word of God, i-share natin ang gospel, i-testify natin ang kabutihan ng Panginoon kung paano ang Diyos ay nagliligtas, nagpapatawad, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. That is the gospel. Testify to the whole world. Ngayon, kahit hindi ka umaalis sa iyong bansa, sa ating bansa, sa iyong posisyon, sa bahay, you can preach to the whole world sa ngayon. Dahil sa social media, you can preach to the whole world. You can go into all the world and preach the gospel sa pamagitan ng social media. So you can testify to the whole world. You can share the word of God. You can preach the gospel to the whole world through social media. Kaya kung social media ginagamit ni Satanas, ba hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. Mas dapat mga Kristiyano, mas gamitin ang social media, no? Para sa advantage natin and for the victory of the body of Christ to win more souls. We can use Facebook, we can use YouTube. At maging mabilis tayo sa pangaral na yun. Wala nang pakeme-keme, wala nang hiya-hiya. Sabihin nyo sa inyong katabi, hindi ako mahihiya. Sabi mo, amen. Sa kabilang mo, sabi mo, kapatid, hindi ako mahihiya sapagkat ako ay walang hiya. hindi salbahe, walang hiya. No? Isang salita lang, pwedeng iba na ang meaning. Walang hiya. Iba yung saltang, walang kahihiyan. Magkaiba. No? Simple lang. Iba rin yung, naalala ko yung isang matanda namin, elder namin sa church, nung kami ay nandun pa sa isang, nagsimula yung Church of the Living God, ang pangalan pa noon, kami nila Pastor Ting, doon sa Grahe, sa BIR. Lumang BIR. Yung isang elder namin doon, nanalangin, modulated ang boses. Sabi nga, Panginoon, kami po'y nagpupuri sa'yo, nagpapasalamat na kami nakasasamba sa iyo. At ang amin po'y nagagalak, ang aming pumpuso'y nagagak sa umaga ito na makita po namin ang mga pagmumukha ng bawat isa sa amin, sa mga kapatid. Sabi niya, ang mga pagmumukha. Sabi niya, babago pa ako, parang sakit kata sa tayo. Pero ang ibig niya sabihin, nagagalak kayo po sa makita ang mga mukha, maamang mukha ng mga kapatid. Pero mali yung gamit niya, yung choice ng word. Nagagalak puso namin, Panginoon, na makita ang pagmumukha. Eh, parang yung salita pagmumukha, ginagamit yung pag nagali. Ayoko na makita ang iyong pagmumukha. Negative, eh, no? Kaysa doon sa mukha. Pag sinabi pagmumukha, medyo negative. Ang connotation doon. Okay, so mahalaga yung sa Bible, ganun din. Bawat word, bawat hibla na salita ng Diyos, pinag-aaralan niya. At kung wala tayong knowledge about Hebrew and Greek, sapagkat ang Old Testament sinulat sa Hebrew, except yung ibang book like Daniel, sinulat sa Aramaic, yung ibang parts doon. At sa Greek naman, ang New Testament ay sinulat sa Greek. Kung wala tayong knowledge doon, well, hindi problema yan. Marami ng mga Hebrew and Greek dictionary tinranslate sa English. Kapag hindi nyo alam ang word ng isang salita, tingnan nyo sa Hebrew. Pag Old Testament, tingnan nyo sa Hebrew.
Ano yung talagang meaning ng salita nito? Pag New Testament word, sa Greek. No? Mapalad tayo sa generation natin kasi libre na ito. Pwede mo i-download yung Hebrew-Greek Bible or English Bible na may kasamang Hebrew and Greek. Mapalad tayo, mga libre yan sa Android phones. Mapalad tayo dahil sa time natin ngayon, kagaya ko, siguro nasa 50 Bible translation or 30 Bible translation meron ako, eh hawak-hawak ko lang sa isang kamay ko. Eh noong time ng mga 70s, eh, pag gusto mong mag-quote sa ibang translation, ang mga pastor, daladalay ang daming Bible translation. Iko-quote lang isang salita sa ibang translation, ang kapal-kapal. No? Eh lumabas yung translation na sa isang Bible, eh, apat ang translation. Tuwan-tuwa na kami noon. Dala-dala mo yung isang Bible. May apat na translation. King James, NIV, Amplified, New American Standard Bible. Isang Bible. Pero ang kapal, ganyan. Meron ako sa bahay. Ang kapal. Tuwan-tuwa ka na noon. Sa isang bitbitan, apat na Bible ang dala mo. Yung pala, darating ang panahon eh. 50 translation eh, dala-dala mo, nasa bulsa lang. Huh? Pagka may time tayo, bubuksan natin yung Bible, ano ba sa ibang translation ito? Napakaganda. So, ngayon, nung si Jesus ay pinako sa krus, teka, hindi ko nabanggit yung ika-third weapon, ano? Hindi ko nabanggit. So, we have the blood, first weapon. Second atomic weapon is our testimony, the word of testimony, of our testimony. At third atomic weapon, or God's atomic weapon, is our consecrated life or committed life. Committed and consecrated life. Sabi doon, hindi nila inibig ang kalang buhay hanggang wakas. Ibig sabihin, they remain faithful in serving God. Ano man mangyari hanggang sa kamatayan. They're serving God faithfully. Kasi committed ang kalambuhay, consecrated sa Panginoon. Di-discuss po natin yan. I-expound natin yan malawak-malawak. Pero hindi sa time ngayon. Mag-focus muna tayo sa blood ni Jesus. No? So, ang dugo ni Jesus, nung nabubuo sa cross, kaya itong dugo ng Panginoong Jesus ay spiritual weapon natin kasi kakaibang dugo ito. Hindi ito dugo ng ordinaryong tao. Ito ay dugo ng Diyos na nagkatawang tao. God is a spirit. God is a spirit. Wala siyang flesh and bone body. Spirit siya. Pero ang sabi sa Acts chapter 20 verse 28, tingnan po natin sinabi sa Acts chapter 20 verse 28. Acts 20, verse 28. Therefore, take care about yourselves and about all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church. Pangalagaan nyo ang mga tupa ng Panginoon na ang Banal Espiritu ay ginawa kayong tagapangalaga, tagatingin, tagapastor sa church of God. Ulitin natin. Therefore, take care about yourselves and about all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God. Kaninong church? Sino may-ari sa church? Tayo ang church. Church is people. Church is not a building. Church is people. Sino may-ari sa atin? Ang sabi ay Diyos. Paano tayo naging pag-aari ng Diyos? We are God's property. No? Pag-aari tayo ng Diyos. Ang sabi dito ang church. Which God purchased with His own blood. Ang church daw, pag-aari ng Diyos, na binili ng Diyos
na kanyang sariling dugo. Ang tanong, sabi sa Bible ay God's Spirit. Sabi sa John chapter 4, verse 23 and 24, God is Spirit. At naghahanap ang Diyos ng mga tunay na manamba. So kung ang Diyos is Espiritu, paano siya magkakaroon ng dugo? Wala naman siyang katawan. Ang dugo, para lang sa may katawan. At ang katawan yan ay ang physical body, ang earthly body. Yan lang ang may dugo. Ang mga spirit beings like angels, demons, Satan, fallen angels, wala silang blood. Because they are spirits, spirit beings. And also, God is a spirit. Pero how can nagkaroon ng dugo ang Diyos? Ayon sa Acts chapter 20, verse 28, binayaran ng Diyos ang kanyang church sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. It proves that this God, itong Diyos na ito, malaking prueba po ito, debunk ang aral na nagsasabing hindi Diyos si Jesus. Sapagkat dito sa Acts 20:28, sisilain ito yung maling paniniwala na si Jesus hindi Diyos. Sapagkat sabi dito, ang Diyos, binili niya ng kanyang banal na dugo, ang church. Sino itong Diyos na ito? His name is? Ilakas natin. Yung mga ligtas, yung hindi sigurado ko siya ligtas, wag iimik, tahimik lang. Lahat ng alam niya, tiyak na siya ay ligtas, i-declare ang pangalan na nagbayad sa pamagitan ng kanyang dugo. He paid the price of our sins with His precious blood. And His name is? Jesus! Yung hindi nagsabing Jesus, hindi pa anak ng Diyos. Pwede ka pang humabol. His name is? Jesus! Yung gustong pagbalay ng Diyos. His name is? Jesus! Yung gusto makasama sa rapture, His name is? Jesus! Yung gusto lang mauna, His name is? Walang gusto mauna sa rapture? Wala kasi hindi pa rapture. ayon yung mauna na? Pastor, marami pa kami assignment sa Panginoon. Pero sabi dito sa Revelation 12:11, hindi nila inibig ang kanilang buhay. Of course, we love our lives. Bigay ito ng Panginoon, pinapahalaga natin buhay, binigay ng Panginoon. Pero pagdating sa mission, sa assignment, sa ministry, and in loving the Lord, and in faithfully serving God, hindi natin iniibig ang buhay nito sapagkat mas iniibig natin ang ating Panginoon. Amen. Okay. Ngayon, saan tayo binili ng Panginoon? Binili, binayaran tayo ng Panginoon with His precious blood. Si Jesus ito. Binayaran tayo sa kamay ng impyerno, kamay ng diablo, kamay ng kasalanan. Binayaran tayo ng dugo ni Jesus. Kung hindi tayo binayaran ng dugo ni Jesus, lahat tayo walang hope. Lahat tayo will be judged together with the devil sa lake of fire. But because He paid the price of our sin by His precious blood, by His own blood, hindi na tayo pupunta sa judgment. Amen. So, therefore, kaya ako binabagi ito, maaaring lagi nyo narinig sa akin ito, pero meron akong pupuntilyahin sa mga sinasabi ko ito. Na therefore, bayad tayo with His precious blood, pag-aari tayo ng Diyos. Kapag alam nyo yan, yung power of the blood of Jesus, hindi kailanman kayo matatalo ng demonyo, ng mga demonyo at ni Satanas. Never na kayo ay matatayo. You cannot be defeated. Pag alam nyo ang power at ang kahalagahan ng precious blood of Jesus. At dito, dinadownload lang tayo sa umaga ito ng Panginoon ng knowledge about His blood, about the power of the precious blood of Jesus. So therefore, kung tayo'y naging pag-aari ng Diyos,
Dahil sa kanyang dugo na ibinayad. Ibig sabihin, ba't kailangan bayar pa? Ang Diyos is always fair. No? Para walang masabi ang diablo at para talaga legal na legal, binayaran niya tayo. May pinambayad, binili talaga. No? Hindi, pwede mo i-claim ang isang lupa. Eh kaso kung may sumulpot na tao, may i-claim ang isang lupa, hindi amin ito. Anong ebidensya mo? Eh basta, eh yan eh, minana ko pa sa kanununuan, kahit minana mo, eh, may papers ka, may amin to lupang ito eh. Asan na ebidensya mo? Wala. Eh, pero kung mayroon kang papeles, na nagsasabing, yung iyong ninuno o yung lolo mo, eh, binayaran niya lupa na yan, eto yung papers. Walang masasabi. Hindi niya pwede pilit na bay amin ito. Ay, ito yun. Nagkabentahan. Nung unang panahon, sa amin to. Pinamana sa amin. No? So, ganun ang Panginoon. Naging fair siya. No? Kaya hindi pwedeng iduro ni Satanas. That's unfair, God. Ba't makukunin? Babawin ang tao. They are mine. Akin sila. Ba't mo babawin? Anong ginawa mo at binabaw mo? You're not fair. At babalik ka rin pa ng Diyos. Madaya ka. Mangunguha ka ng pag-aari ko. Yan ang sasabihin ni Satanas. Tanong nyo, paano naman naging pag-aari ang tao ni Satanas? May nangyari kasi. At alam nyo lang istorya. Sa Genesis chapter 3, nung ibigay ni Adam and Eve ang kanilang pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod kay Satanas. They disobeyed God. They committed high treason before God. Nahulog si Adam and Eve sa kasalanan sapagkat mas pinaniwalaan ni Adam and Eve ang sinabi ang salita ng Diablo at mas sinunod nila ang salita ng Diablo kaysa paniwalaan nila ang sinabi ng Diyos at kaysa kanilang sundin ng Diyos, mas sinunod nila ang Diablo. Tinalikuran nila ang Diyos at ang sinunod nila, sumama sila kay Satanas. Yan ang nangyari. At ang tao na nilikha ng Diyos para sa kanya sarili, kusang tinalikuran siya. At isa sa makapangyarihang kakaibang binigay sa atin ng Diyos ay ang tinatawag na free will or freedom to choose. Freedom to choose our destiny. Freedom to choose kung anong mangyayari sa future natin. The choice is yours. The choice is mine. Pwede kong piliin ang ako'y pagpalain. Pwede kong piliin na ako'y malasin. Ganon din kayo. Pwede niyong piliin na kayo ay mabibless. Ang inyong mga anak ay napoy will be blessed forever by God. Pwede niyong piliin yon. O pwede niyong piliin na sila ay magkakandal dahop, magkakandal hirap. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa at naglagay ako ng blessing and curse, life and death, therefore, nagbigay ang Diyos ang tip, choose life so that you and your generation will live forever. Pinapipili tayo ng Diyos. At kung anong piliin mo, irerespeto yan ng Diyos. But the bad news is, pinili ni Adam and Eve ang masama, ang mali, ang kasinungalingan, ang kamatayan, ang sumpa, pinili ng ating unang magulang kaysa piliin ng Diyos. Walang magawa ang Diyos. God can do everything. God is a powerful God. He is a sovereign God. Lahat kaya ang gawin ng Diyos. Sino naniniwala? Lahat kaya ang gawin ng Diyos. Tama. Pero, again, God is honest. God is fair. May mga bagay na nilimitahan niya ang kanyang sarili. No? Sa pamagitan ng pagbibigay ng respeto sa kagustuhan ng tao. Sapagkat gusto niya, ang tao nilikha niya maging hindi robot na dinidiktahan niya.
Ang gusto niya sa mga taong nilikha niya para sa kanyang sarili, para kanyang ibigin, mahalin forever, makasama forever sa buong eternity, ang gusto niya mayroong freedom to choose or freedom of choice ang tao. Yung kusang mamahalin mo ang Diyos, hindi ka parang robot na sinusian o program na tuwing 3 times a day, magsasabi, hallelujah, 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 I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, 3 times a day. Gabi na, hallelujah, 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 I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. 3 times a day. Gaya ng sinabi ni Jimmy Santos, I love you 3 times a day. Pero hindi tayo ganun, hindi tayo robot. Pwede mong puri-puri ng Panginoon, sabi mo mahal mo siya, at mula sa iyong puso, doon natutuwa ang Panginoon. Pero hindi tayo program na parang robot. No? Parang robot. Ayaw ng Diyos ang tao'y robot. Kaya yun nangyari kay Adam and Eve, hindi yun kalooban ng Diyos, hindi yung gusto ng Diyos. Dito nasira maraming theologians nung gumawa sila ng doctrine, especially yung katuluan hanggang ngayon nasa church pa, yung iba ganito paniwala, na lahat ang nangyayari sa buong mundo ay kalooban ng Diyos. That's a lie from the pit of hell. Hindi po lahat nangyayari sa mundo ay kalooban ng Diyos. Ibig mo sabihin, yung bata na nirape ng 10 tao, 10 lalaki, at pinatay, pinagputol-putol ang katawan, ibig mo sabihin, kalooban nyo ng Diyos. No. Ibang theologians, Bible teacher, nagsasabi, ang Diyos, mahal tayo, pero hindi niya gusto na lagi tayong nasa magandang kalusugan. Sabi ko, tinito alam ang Bible. Ay ang taas na pinag-aralan mo, may doctorate degree. Hindi na gusto na ang kanyang mga anak ay laging maganda ang kalusugan. Paminsan-minsan, niloloob ng Diyos na tayo magkasakit. Baka ako, iniinsulto nito ang Panginoon. Pag sinabi mo yan, ikaw, tatay ka ng mga anak mo, kaya mo yan sabihin sa mga anak mo, mga anak, ang kalooban ko, mahal ko kayo lahat, ang kalooban ko sa inyo, eh paminsan-minsan, kayo ay magkaroon ng sakit. At paminsan-minsan, ang kalooban ko ay, sana'y kayo magkasakit ng cancer, sapagkat mahal ko kayo. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Ang taas ang pinag-aral sa Bible school, pero they remain ignorant pagdating sa tulay na salita ng Diyos. Doctrine sa church yan. Ilang beso nakapakinig niya sa nakita ko sa YouTube, talaga pinipreach siya. It's not God's will for us to be healthy every day. Kaya kung nagkasakit ka, matuwa ka. It is God's will for you to be sick. That's a lie from the pit of hell. Yes, sana yung may message ko ngayon eh. God's 3 wills eh. And meron 3 will ang Panginoon. Perfect will, God's perfect will, God's causative will, and God's permissive will. So yung sakit, God's permissive will yan. Inalaw lang ng Diyos. Kasi merong dahilan. In everything, merong reason kung ba't nangyari. Walang aksidente lang. Kung ba't nangyari, kung bakit nangyari ang lahat ng tao ay mamamatay according to the Bible, kasi may nangyari in the past. Because of our first parents, sumama sila kay Satanas. Nagtaksil sila sa Diyos. At yun ang choice nila yun. So ang nangyari, nung sumama ang tao kay Satanas, si Adam and Eve, na nirepresent ang whole future generations ng mankind, sila nag-represent. Lahat ng tao nadamay because of their sins, because of the sin of Adam. Lahat ng tao nadamay. At lahat ng tao ay papayag sa mundo, nakatalaga na to go to the lake of fire. To be tortured forever. Hindi yung kalooban ng Diyos. That's not God's perfect will. Yun ay God's permissive will. Kaya kung may tao hindi maligtas, hindi yan perfect will of God. Yan ay God's permissive will. Nakikinig po ba tayo? Kung meron darating na judgment sa mundong ito,
In the future, that's God's causative will. Ang Diyos ang may cause ng judgment niya. Kasi kailangan magkaroon na ng end, katapusan. Para ma-fulfill yung pangarap ng Diyos, magkaroon new heavens and new earth. At ang lahat ng nasa Kanya ay mabuhay na kasama forever sa isang mapayapa, napakagandang, hindi mo may papaliwanag na kagandahan buhay na mabubuhay tayong kasama natin ang Diyos. Ang Ama, si Jesus, ang Holy Spirit, we will be with God forever, sa buong eternity. Ang contrast niyan, those people who will be thrown into the lake of fire will be tortured there at sila kalilimutan ng Diyos forever and ever and ever and ever and ever and ever. Hindi 100 years. Buti pa hindi na pinanganak para walang pain. They will curse God, pero wala na. It's too late. So, because of the sin of Adam and Eve, ang authority ni Adam, ang lahi ng lahat ng tao, naging pag-aari ni Satanas. At ang planet Earth, na sinabi sa Genesis na pinagkatiwala ng Diyos kay Adam para alagaan ang Garden of Eden, alagaan, mag-manage sa mundo to reign over this planet, sapagkat si Adam is like God. He is not God, but he was like God sa planet Earth with authority, dominion, power to reign on this planet. Kasama na mangyayari, kasama na mga lalabas na future generation who will reign on this planet. Pero hindi nangyari sapagkat sumama sila kay Satanas. So ang mundong ito na binigay ng Diyos, pinagkatiwala kay Adam and Eve, ay napapunta kay Satanas. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, Satan, the devil, became the god of this world. Ang yabang ni Satanas. Kala na panalo na siya. Ang tao na masterpiece of God, created because of His love, ano ka ngayon, Diyos? Pag-aari ko na sila ngayon. Ang iyong masterpiece, nasa akin na. Mas makapangyarihan ako. Yan sinasabi ng pride ni Satan. Ang planet Earth na binigay mo sa tao to manage this Earth, to reign on this Earth, nasa akin na rin. Sapagkat ang may-ari ng mundong ito, si Adam and Eve, eh nasa akin, therefore pati planet Earth na kanilang pinag-aharian, nasa akin. And the devil became their father. Nakikinig po ba tayo? Basahin nyo, John chapter 8. Sinabi ni Jesus sa mga Jews na kumakalabas sa kanya, "You are of your father, the devil." I think sa John chapter 8, verse 44. "You are of your father, the devil." Sapagkat sa simula, hindi siya nananaw sa katotohanan. He is the father of lies. At kung si Satanas ang ama ng kasinungalingan, sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 6, "I am the truth. I am the truth." At ang mundong ito, puno ng kasinungalingan, full of lies. Kailangan maging sharp ka, maging, gamitin mo wisdom divine ng Panginoon. Kailangan maging wise ka every day, every minute, every second, sapagkat masyadong mandaraya ang mundong ito, full of lies. Ngayon, hindi mo nga malaman ngayon kung ano ang true and false vaccine. Ngayon, hindi mo malaman kung ano ang true and false news. Yan ang ginagawa ng Satan. Magtanim ng kasinungalingan sa planet Earth to confuse the people sa modern times ngayon. Stick tayo sa Bible, mga kapatid. The only book that we can trust is the Bible. Nakikinig po ba tayo? Because the Bible is the pure word of God. So ngayon, ang kalagayan tao, napahiwalay ang tao. Kaya nung dumating ang presence ng Diyos sa Garden of Eden, nagtago, hindi na mapalagay si Adam. Alam niya, something is wrong. Nagtago siya, natakot siya.
Sabi ng Panginoon, Adam, where are you? Where are you, Adam? Hinahanap ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Panginoon. Alam ng Diyos kung nasa siya. Ang point ng Panginoon, where are you na? You're in the hands of the devil. Wala na kayo sa aking kamay. Where are you? Naghihintay ang Diyos na lumapit pa rin sa Kanya para humingi ng tawad. Pero hindi ginawa ni Adam. Masabi ni Adam, nandito ako, Diyos. Alam daw ko, dumarating ka. I was afraid. First time na lumabas sa bibig ng tao, nasabi niya, I was afraid. Nung bumagsak sa kasalanan si Adam, nung binigay nila ang kanilang buhay kay Satanas, doon pumasok, itong pumasok sa daigdig. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang paghahari-harian ni Satanas, pumasok ang kamatayan, pumasok ang curse sa planet Earth. Pumasok ang corruption sa planet Earth. Lahat ng bagay makukorrupt. Lahat mabubulok. Even our physical body, tatanda. Even the world, ang bahay, lahat ng physical bagay, tatanda. Kahit hindi mo tirahan ang bagong bahay, after 10 years, tatanda rin niya. Lahat ay may nagkaroon corruption because of the sin of Adam. Pumasok ang curse sa planet Earth because of the sin of Adam. Nakapasok si Satanas sa planet Earth at naghari-arian. At may authority siya ngayon sa buhay ng tao at sa kamatayan. But take note, dumating si Jesus. To make the long story short, dun siya namatay, kanyang spirit went to hell, and he overcame the devil through the cross of Jesus and through his resurrection, natalo si Satanas, fully paid. With His precious blood, ang kasalanan daigdig, fully paid with His blood. Ngayon, ang tao pwede lang bumalik sa Diyos. Ang mundo, nabawi ng Diyos sa kamay ni Satanas. Hindi na pwede maghari-harihan si Satanas sa planet Earth. Kung ang tao ngayon ay pag-aari na ng Diyos, may control siya sa planet Earth, He can reign over this planet, at hindi siya pwedeng galawin ni Satanas kung alam lang niya ito. At ang mundo, kung gagamitin yung authority against the devil, hindi pwedeng maghari-harihan si Satanas sa mundong ito sapagkat ang planet Earth na-recover ni Jesus through His blood. Ang tao na tubos ng Diyos through His blood. Ang tao pwede na magkaroon ng buhay na hanggan because of the blood of Jesus. Nakikinig po ba tayo? Noon sabihin ng Diyos, aklat ng Leviticus, the life is in the blood. Totoo yun. Kaya ginagawa ng Diyos, kung magpapatay kayo ng hayop, animal sacrifice, huwag niyo kakainin, huwag niyo inumin, ibus niyo sa lupa, ilibing niyo ang dugo. Because life is in the blood. Totoo yun. Ang baboy, pag ginilikan ng leeg, naubos sa dugo, patay. Yung kapatid, yung kaibigan kong pastor, sinaksak, dalawa yun, yung isa'y nabuhay. Yung isa, mas malaka, yung critical, nabuhay. Yung hindi critical, mild ang tama. Sa tagal na dumating at mag-asikaso ng ospital, nasa wheelchair, sabi na, huwag ka magala. Sabi na, doon sa kapatid, huwag ka magala. Kaya ko to. Namin na, pagtingin nila, ang tagal asikaso eh, pagtingin nila, patay na. Kaya ko to, pero naubos yung dugo. The life is in the blood. Hindi ka mabubuhay kung walang dugo. Sa physical, natural life, totoo yan. Pero merong malalim na pinapahigan Diyos na sabi niya, the life is in the blood. Sapagkat ang coming Messiah, ang darating na kapagligtas, magdi-declare that your life is in my blood. I can save you forever sa eternal judgment because of your blood. Yan ang dinideclare ng Panginoong Jesus. At yan ay nangyari na siya namatay sa cross. He shed His blood on the cross. He died and He was resurrected. Umakit sa langit. Ngayon, nakabukas ang kamay ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus, lahat ng lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Lahat ng lalapit sa sampalataya sa Kanya will now have eternal life. Lahat ng kay Jesus can reign forever in this life and in the life to come. Romans chapter 5 verse 17.
Dahil kay Jesus, tayo'y makapaghahari sa buhay na ito. Now, we became the righteousness of God. Now, we can reign forever on this planet. Alam niyo po ba na ang langit, hindi natin permanent dwelling place, ang heaven. Temporary lang tayo doon. Pag nag-rapture, sa kadulo-dulo na ng bahagi ng istorya ng mundo at ng sanlilikha ng Diyos, ang tao titira pa rin forever sa planet Earth. And that Earth is the new Earth. Sapagkat lilikha, sa katapusan ng lahat, lilikha ang Diyos, the new heavens and new earth. Babaguhin niya lahat. Sabi ni John, ni Apostle John sa Book of Revelation, nakita ko ang planet Earth bumababa mula sa langit. At doon sa bagong earth na yon, doon titira ang lahat na may buhay na walang hanggan. Kasama ka, kasama ka, kasama tayo, kasama ako, kasama lahat na kay Kristo forever. Wala na tayo sa eternal judgment ng Panginoon. I tell you, church, tayo na kay Christ, tayo na kay Jesus, we who are in Christ, wala na tayo sa kamay ni Satanas. He paid the price of our sin. He purchased us with His blood. Wala na tayo sa kamay ni Satan. Wala na tayo sa kamay ng kasalanan. Wala na tayo sa kamay ng impyerno. Wala na tayo sa kamay ng kamatayan. Pag-aari tayo ng Diyos ngayon. Now, itong tanong, sino dito may cellphone? Sino may cellphone? Taas mo ang kamay. Pag kayo lumabas dito, mamaya, may nakatambay dyan, na lalaki. At sinabi, yung cellphone mo, akin yan. Sino ang maniniwala ibibigay ang cellphone? May magbibigay ba? Of course, wala. Bakit mo kinukuha? Hinohold up mo ako. Eh, akin nga yan eh. May ebidensya ako, akin nga. Eh, kahit na binili ko ito. Binili ko ito. Gusto mo, pakita ko sa iyo, resibo. Meron kang ebidensya. Huh? O kaya, lumabas ka sa SM, merong humabol sa security guard, at sinabi, sir or ma'am, eh, sumama po kayo sa akin. Kasi, may nakakita, nagnakaw kayo ng cellphone nung pamasok kayo sa tindahan ng appliances. Anong ninakaw? Pwede yung buksan ang bag nyo. Nakita, ayan nga yung ninakaw. Anong ninakaw? Eh, cellphone ko to. Hindi, ninakaw niya. Tinan nyo, may kagaya yan sa loob. Eh, kahit na ba may kagaya eh, cellphone ko nga ito. Di ba, Huawei ang cellphone nyo? Oh, Huawei. Ay, may kagaya ito. Eh, kahit na may kagaya, pero akin ito. Ano ebidensya mo? Nakninako ko ito. Kasi may kagaya. Eh, binayaran ko ito, binili ito. Ito, resibo. Pinakita mo ito. Ay, oo nga, pasensya na kayo. May resibo pala. Kasi may nagtips kami na kayo daw ikumuha ng cellphone. Eh, may resibo. Listen, may ebidensya si Jesus that we are now owned by God. At ang ebidensya niya ay ang New Testament. We are new covenant believers. Nakikinig po ba tayo? Ito ay ebidensya. We are now owned by God. Purchased, paid by His own blood. Therefore, pag-aari tayo ni Jesus. No? As long as kayo naglilingkod sa Panginoon, no demon, no hell, no devil can touch your life. Even the lives of your children. Kung mangyayari ito, kung alam mo, pero kung hindi mo alam, at kagaya ko nung paglabas sa, eh, nagnako yung cellphone. Alin? iPhone 12 yung ano yun. Oo. Mininako kayo doon. Tingnan nyo, tindahan ng iPhone nyo. Pati nga ako, iPhone doon. Sumama kayo sa akin. Eh, pasesya na kayo kasi hindi ko alam, may kagaya pala. Hindi, sumama kayo sa akin. You are now arrested. Nakita ng polis, pinosasa. Sumama ka. Hindi ka nangatwiran. Hindi ka nagbigay ng delivery. Teka, at wala kang makuhang ebidensya na sa iyo. Patay ka.
Paano nangyari noon? Bata pa si Janjo. Babagong bukas yung supermarket. Hindi ko nasasabi ko sa... Eh, si Janjo, mahilig magbaon ng pabango. Noon, mahigpit pa, bagong open yung grocery niyo. Lahat ng lalabas, kinakap ka pa. Eh, nakap ka pa si Janjo, may bukas siya. Pati nga niyo, pabango. Eh, may kahawig na pabango doon. Pero yung kanya may bawas. Pinunta ng mga security nila po. Dinala siya sa sulok. At pinapatuga. Kinuha mo yan, tutoy. Sa, hindi po, pabango ko ito eh. Ayun, may bawas. Nirelease. Nagsumbo si Janjo. Ang galit ko. Pinuntahan ko, yung security guard, mas matangkad pa sa akin. Sabi ko, Brad, ikaw ba yung bumitbit sa anak ko? Oh, lumapit yung pinaka-head ng security. Tumatawa. Sabi ko, bit niyo binitbit sa anak. Napahiya yung bata. Ang mga tao, tingin na. You don't have the right to do that. Eh sir, hindi ko naman na hinawakan. Tinawag lang namin siya. Hindi na hinawakan, pero nung lahat ng tao, nakatingin sa kanya, nasa sulok. Labas na magnakaw. Tingnan nyo nga kung ninakaw niya ito. Pabango niya. Hindi ibig sabihin may kagaya doon, magnanakaw. Eh, tumatawa yung ano. Sabi ko, wag mo akong tatawanan. Wag mo akong tatawanan. Sabi ko. At sila naging serious. Pati yung malaking mama. Sabi ko, mali itong ginawa niya. Ito sa procedure na ito. Wag niyong basta bibit-biti sa sulok. Hindi niyo nga hinawa ko, pero hiniya niyo sa mga tao. Pwede ko kayo kasuha. At wag mo akong tatawanan, sabi ko doon sa senior na. Eh, nakatawa sa gano'n. Eh, sir, hindi ko rin. Wag mo akong tatawanan. Parang gano'n. Eh, sir, eh. Ibalik natin sa dati. At umalis na kami. Nangangatal ako. Sabi ko, mali. Pag alam mo yung iyong right, na tama ka, pwede mo ipaglaban. Pag alam mo ang right mo sa kingdom of God, pwede mo labanan sa Satanas. And you will win every battle of life kung alam mo ang iyong karapatan. Nakikinig po ba tayo? Kung alam mo ang karapatan mo sa pagdadrive, alam mo ang batas ng karsada, hinuli ka na mangungotong, pwede mong gamitin ang iyong karapatan kasi pinag-aralan mo ang batas ng karsada. Pinag-aralan mo kung kailan ka datulihin o hindi. Para nung antsas namin, sino ba kasama ko nun? Nagdadrive si... Ang meron pang jeep noon, ang church. Wala ko, si Brother Teddy, kasama namin. Eh, tanghali, papunta kami sa sec, nag-aasikaso kami sa sec registration. Lako, eto na, tatlo yata yun, dalawa. Kumakaway. Sabi, tabi kayo, aking lisensya. Sabi ko, Brother Teddy. Eh, sabi ko, nagpakilala ko. Brad, pasensya na. Kami galing sa Pablo, pastor ako, church kami, nag-aasikaso. Ah, ganun ba? Eh, mali kasi, dapat sa, doon kayo sa kanan, sa kaliwa, dapat sa right side kayo eh. Eh, pasensya na ako. Inan na naman kami. Every time pag ginuli, pastor kami, nagpapakababa ako. Nabibigay naman siya. Umikot kami, again, papunta ulit kami sec. This time, sinud namin, sa left side naman kami. Eto na, kumakawin na naman. Bakit kayo sa left side? Kasi yung jeep natin, takaw huli. Alam na gano'ng problema. Bakit kayo sa left side? Dapat sa right side kayo kasi jeep kayo. Brad, sabi na, kami yung hinuli nyo kanina, nasa left side kami. Hinuli nyo kami kasi sabi nyo, dapat nasa right side kami kasi jeep. Ay ngayon, dapat nasa left, nasa right side kami, sabi nyo, nasa left side kami, sabi nyo, nasa right side. Ngayon, pumunta kami sa right side. Sasabihin nyo ngayon, kami nasa left side. Ay, kayo ba yung kanina? Sorry, sir. Sige. Kita nyo. Sabi ko, itong mga mangotong ito. Hanggang ngayon ba, meron pang ganito? Dapat hinuhuli itong mga ito. Kita nyo? Eh, kung alam nyo yung right nyo. So, purihin ang Panginoon. At hanggang dito na lang po, ituloy natin next week. So, ganito nangyari, ano? Pag alam ninyo ito, hindi kayo hawak ni Satanas.
You are now owned by the Lord Jesus Christ because Jesus became your Lord, your God and Savior. No demons in hell, no demons in the air, no devil can touch your life, can touch your children, can touch your future. Kung alam mo ang iyong right, kung alam mo kung sino ka, who you are in Christ, kung alam mo kung anong meron ka sa kanyang Diyos, walang magagawa sa Satanas, hindi niya pwedeng hipuin ang iyong sambayan sapagkat alam mo kung ano ang right mo, kung anong meron ka kay Kristo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, my people perish for lack of knowledge. May na yun, my people perish for lack of knowledge. Bakit nalilipol ang mga lingkod ng Diyos? Ba't nalilipol ang bayan ng Panginoon? Because of lack of knowledge. Ibig sabihin ng Diyos, hindi kayo malilipol kung may knowledge kayo. Hindi kayo mahahawakan ni Satanas. Hindi niya maihipo ang inyong buhay kung may knowledge kayo who you are in the Lord, who you are in Christ, what you have in the kingdom of God. Ano ang iyong right? Ano ang iyong privilege? You became joint heir with Christ. Romans 8:17. You are now sons of God. You became children of God nung tayo lumapit sa Panginoong Jesus. You've been washed by the blood of Jesus. Sabi ng 1 John chapter 1, verse 7, no, na tayo hinuga sa dugo ni Jesus because we have fellowship with one another. Ang blood ni Jesus dumadali sa ating kalagitnaan. Nililinis tayo every minute, every second because we have fellowship with God and fellowship with one another. We have fellowship with one another kung tayo lumalakad sa pag-ibig. Nakikinig po ba tayo? Kaya mahalaga yung walang bara. Walang bara tayo. Walang hindrances sa cleansing of the blood of Jesus. Pag meron kang na-offend ka o nag-isip ka ng masama o nagkasala ka, i-repent immediately para walang bara ang pagpapala ng Diyos. Para walang hindrances. Para walang, alam niyo ba yung mga, ang tawag doon, ino-opera sa ano? Sa mga arteries. No? Nagkakaroon ng block dahil doon sa mga cholesterol. Parang ganun yan eh. Pag nagkaroon ka ng cholesterol, ng kasalanan, merong block ang paglilinis ng dugo. Hindi makaka-flow ang dugo ni Jesus sa iyo. Sa iba makaka-flow, pero whoop, sa iyo, hindi. Kasi may block, may cholesterol ka. Kailangan mag-repent ka. Nakikinig po ba tayo? So, next week, lalo pa tayo lalalim, titingnan natin ang supporting scriptures sa topic nito, napakahalaga. Our weapons, no? Weapons for victory. The blood of Jesus, the word of our testimonies, and our committed and consecrated lives. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Everybody shout, hallelujah! Glory to God. Thank you, Jesus. Panginoon, maray po salamat na kami niligtas mo. Hindi na kami kabilang sa mga pupunta sa hell. Hindi na kami kabilang sa matatapon sa lake of fire. Kami ay tinubos mo. Binayaran mo ng iyong banal na dugo. At nung kami nagsilapit sa iyo, at tinanggap ka namin to be our Lord, our God, and our Savior, dito kami pinanganak sa iyong kaharian at kami naging pag-aari mo, Panginoon. Walang demonyo, walang diablo ang pwedeng humipo, kumilos sa aming buhay. And Lord, naging anak kami ng Diyos to reign on this planet, to win every battles of life, to receive the blessings of your kingdom every day. Maging sa panahon ng pandemic, you can bless your people, Lord. Maging sa panahon ng kagutuman, maging sa panahon ng kahirapan, you can still bless your people. Maging sa panahon ng pakikipagbakat, maraming problems na pumapaligid sa aming buhay, you can still bless us, Lord. Kahit sa harapan ng mga kaaway, you can still bless us. You can still prosper us. And to succeed and become victorious in this life.
Kagaya sinabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito. For your blood, for the word of our testimony, for our consecrated communal life, this, Lord, are our spiritual, atomic, powerful weapons for spiritual warfare. Salamat sa victory. In Jesus' mighty name, lahat po ay magsabi ng amen. At kung mag-amen, makakaranas ng victory. Amen! Lahat ng malakas ng amen, sila makakaranas ng victory. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So praise God! Ito po, naka-live. Pwede nyo i-share sa mga friends nyo ang video na ito. Libre, i-share nyo. Hindi kayo, nahiya kayo mag-preach. No, pwede kayo maging preacher by sharing this video. Ang dami natin materials. Ang dami natin materials. So, may mga nag-request sa akin, tatlo na yun, I think tatlo na. Pastor, pwede po yung mga short beads. Sister Lemnen, nag-request yung daw short beads. No? Eh, sabi ko, medyo busy pa lang kami. Pero, nakatalaga na yan. Gagawa kami ng mga short beads pa. Mararami na. Na naglalaman ng mga 2 minutes to 5 minutes na short beads. Gagawin natin po yan. Doon sa mga nagre-request. So, praise God. God bless you all. Amen. This is my desire to honor you. With all my heart, I worship you. Oh, Lord. Thank you. God bless. Hey. Oh, that I adore is in you. Thank you. Thank you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul.